Hi guys! Welcome to another product review with Ate Mo Eme! So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang pinagkaiba ng ating tubular knob set and cylindrical knob set. Hey guys, unahin natin ano ba yung lock type nilang dalawa. Unahin natin si tubular. Si tubular, ang lock type niya is twist type. Ayan siya. Pin-twist yung pinaka-lock button niya. And then, si cylindrical naman is push type. Ayan. Ayan yung pagkakaiba ng lock type nilang dalawa. Sunod naman natin yung pinaka-knob set natin. Dito sa tubular, ayan, nakikita nyo naman na hollow siya. Kasi yung mechanism ng knob set natin is nasa latch assembly. Mamaya ipapaliwanag ko dito. Then, yung cylindrical naman is may housing siya. Kasi nandito sa loob ng mechanism ng latch natin para need pa natin siyang ilagay yung pinaka-latch assembly dito para makita natin yung function nito. So guys, ang next naman natin is yung latch assembly nila. Unahin natin si tubular. Si tubular is mahaba yung latch assembly niya kasi andito na yung function ng ating knob set. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano siya nagpa-function. Ayan, nandito na siya sa mismong latch assembly. While yung cylindrical naman, bago mo siya ma-function, need mo muna kasi siyang ilagay dito sa ating pinaka-knob set para makita mo siya na nagpa-function. Sa installation naman tayo, unahin natin si tubular. Si tubular, 3 pieces siya, which is ito yung exterior knob, latch assembly, and yung interior knob. Ganito lang siya ini-install. Which is ito yung exterior knob nga natin, then yung latch assembly, papasok lang natin na ganyan. Then yung interior knob natin. Then, syempre, para mag-attach siya sa pinto natin, kailangan natin siyang i-screw dito. Yan. Dito lang siya i-screw. Tag-isa silang dalawa. So, ayan guys. Ganun lang yung installation ng ating tubular knob set. Ngayon naman, yun naman tayo sa cylindrical knob set natin. Bali, ito yung exterior knob, latch, mounting bracket, rose, and yung interior knob. Ganito naman siya i-assemble. Bali, ito yung pinaka-cylindrical knob set natin. Then, ilalagay natin yung latch dito. Yan. Then, yung mounting bracket. Tapos, syempre, ito yung nakalagay sa pinto. Kailangan din natin siyang i-screw dito. Ayan, yung dalawa. Then, pagka lagay na natin yung mounting bracket, lagay natin yung pinaka-rose niya. Then, yung pinaka-handle sa interior natin. Yan guys, ganyan siya. Ilalagay naman natin siya sa module. Samahan niyo ako ah. Let's go! So yun guys, tapos na tayo mag-install sa module nito mga knob sets natin. So guys, maraming nagtatanong kung ano ba ang mas matibay sa kanilang dalawa. Actually, parehas lang sila ng quality, lalo na kung same grade sila. Mas madali lang i-install si tubular kasi nga 3 lang yung parts niya, then cylindrical is 5. And syempre, may advantage din naman sa cylindrical. Sa cylindrical kasi is panic free siya. Ganito yung sinasabi ko guys. Pagka, sa cylindrical kasi, once na nakalock siya, pag titwist mo siya, automatic magbubukas na siya. Unlike kay tubular, kahit anong twist mo sa knob niya, hanggat hindi mo siya tinutwist, hindi mag-a-lock yung pinto. So yun guys, sana may natutunan kayo sa kung ano ba yung pinagkaiba ng ating tubular and cylindrical knob set. Yun. Thank you for watching guys! Hanggang sa susunod nating vlog, this is your Ate Mo Eme! Bye guys! Thank you.